Magandang araw mga kababayan, narito pong muli tayo upang magbigay sa inyo ng ating latest drone footage sa ating pong regular na pagpapalipad ng ating mounting drone. Sinimulan ko po itong aking video na in-upload ngayon dito po sa Tuktok ng Barangay Banyaga, Agustin, Batangas. Dahil po sa mga nakaraang araw o linggo, meron po mga nag-upload ng netizen na dito daw sa banda rito sa kabundukan dito ay may mga pag-usok. Kaya po, inalugan po ng aking drone. Actually, ito pong drone footage na ito, pinutol ko na lamang po, mahaba kasi. Ang itinira ko na lamang ay itong pagbalik ng drone papunta sa aking kinalalagyan. Na inobserbahan ko na po yung mga kabundukan, wala namang na parabang umuusok, nagkakaingin or anything. Kaya po sa mga nag-upload po noon, di naman din po sila mga di rin naman sila sure sa kanilang ina-upload kung ano man yun ano. Kaya sinigundahan ko na rin mga kababayan. Kaya gabagamat mala ang hulab kanina napakainit, bagamat cloudy ang ating kalangitan, pero napakainit pa rin po. Tindi ng init mga kababayan, dahil alam naman natin na summer time po tayo ngayon. At pinabalik ko muna ang aking drone. At akin pong pinaltan din ang battery, dahil nga sa paglulugad ko sa kabundukan na opposite na Volcano Island, ano mga kababayan. Ayan po. At dito naman po, ito yung ground footage natin. Camera, cellphone footage ko po ito, mga kababayan. Steam po yan, mga kababayan. Today is May 10, Lunes 2021. Steam po yan na buo sa taas. Hindi po yung ordinary cloud. Steam. Ang clouds po yan. Clouds yan. Pero ito is steam po yan. Yan, cloud yan. Yan po ang ating bininti ang malaki na nakakalpo dahil sa init ng panahon. Tapos mainit pa mismo dyan mismo sa Volcano Island. Ayan po mga kababayan. Nagiging brittle na po ang lupa dyan dahil sobrang init. May mga ano po yan eh, steaming din dyan pag usok. Ayan po yung south northwest bend po yan. Ayan, yan ang summit natin. Ito na po, dumadaan na sa ating harapan ang steam. Napakababa na po ng steam niya.
steam po yan, oh. Ayun, oh. Kita niyo yung maliliit na steam din doon. Mababa siya kaysa dun sa ulap. Iba po yung ulap saka steaming, pero nagiging ulap na rin yan sa ano, katagalan na naman. Yan ay atin na pong pali pa rin ang ating munting drone, mga kababayan. Ito po ang pinakalatest na footage natin. Kinunan ko po ito mga bandang pasado alas 9 ngayong Lunes, May 10, 2021. Kung makikita nyo po, napaka baba ng ating drone. Tulad sa dati na medyo mataas, pero ito po halos ang kuha niya ay mababa lang. Mga kababayan, ano, makikita nyo, violente pa rin. At ang kanyang pag-usok doon sa northwest bend ay mahina. Pero kalat po ang usok niya, mga kababayan. Kalat na kalat, oh, halos buong Crater Lake ay violente. Andyan yung pagkulo. Sabi nga niya, mga plumes, ayan po, laganap siya sa buong main Crater Lake. Ayan o. At kung mapapansin ninyo sa ating pong video footage na ito, na makulimlim sa kalangitan, kahit na makulimlim, nakakuha pa rin tayo ng magandang ano, video, ano, mga kababayan, kita niyo po, ha? Close up yan, isinom ko para kitang-kitang maigi. May mga papapansin po ako sa inyong mga nakita ko na noong mga nakaraan, nakita ko na rin to. Ito po mga naka-inset, mga kababayan, ano. At kung makikita ninyo, doon sa may bandang taas ng screen, na para bang may kuweba-kuweba. Mga kababayan. Ayun, sa may bandang taas, ano? Na yan po, may ipapakita naman ako sa inyong video ko noong last year pa. Eh, wala naman yan, mga kababayan. Wala yung ganong kuweba-kuweba. Ano pa siya, eh, maganda pa. Last year po yun. Pero ito po yung latest video natin, ha, mga kababayan. At ang image na ito, ngayong April 10 po natin kinunan, ay April 10, May 10, 2021, mga kababayan. Ha? At ang susunod na ating kuha, kung gaano kabayolente ang Crater Lake, mga... Ito naman po ay napakabanayad. Ito po ay kuha ko ng, hindi ako nagkakamali, mga September last week. 2020, uploaded video ko po ito noong September 30, di ako nagkakamali, o September 29, mga kababayan. Pakicheck nyo na lamang po ang aking uploaded video sa aking channel. Ano? Sa inyo po makikita, ang ating Crater Lake ay para turquoise color. Ano po, mga kababayan? At yung pong nasa gitna, nangakala mo ay animo ay island. Ano? Nakala mo ay lumabas na lupa sa gitna. Yan daw po ay yung aspol na nabuo doon. Siguro doon nag-accumulate. Mga alam nyo naman aspol, ano? Maliliit, alikabok, buhangin na nakaplot sa mismong Crater Lake. Ayan po. Kung makikita nyo, sa ibandang, yung ininset ko kanina, na binilugan ko doon sa latest video ko, at sa video kong ito ng year 2020, September, wala po kami makikita doon na parang kuweba-kuweba, ano, mga kababayan.
Yan po ang pagkakaiba. At saka dun sa isa pa na dun sa gilid, parang yung latest video natin, makikita niyo na parang ang daming mga buhangin na doon sa dalampasigan ng Crater Lake, ano? Dito naman, hindi, wala, wala yung ganong scenario, wala yung ganong footage. Kaya kung meron pa po rin kayo nakikita, napapansin sa video na ito at yung video nating latest, i-comment down below nyo na lang po upang ating pong mapag-usapan sa hinaharap. At kung meron mga nanonood na marunong sa pagtataya, pag-oobserba, pagre-research tungkol sa mga bulkan, especially itong Taal Volcano, ay comment down below po. Correct me if I'm wrong sa mga napansin ko. At tulong-tulong po tayo upang maipa balita, malaman ng ating mga manonood kung ano ang tunay na kalagayan, real image, footage ng ating pong Taal Volcano, especially ang main crater, mga kababayan. At diyan po muna magtatapos ang aking Taal Volcano update sa araw na ito ng Lunes, May 10, 2021. Kung kayo po ay di pa nakakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button and choose the all notification bell para sa mga susunod kong upload ng video ay magkaroon po kayo ng kopya, mga kababayan. I-share rin po, paki-like na rin. Malaking tulong po yun para sa akin, ang inyong like at pag-share upang makarating sa ating iba pang mga kababayan na nasa ibang bansa na may mga kamag-anakan dito sa Pilipinas, especially dito sa paligid ng Taal, ang Batangas City, ang Batangas Province, Cavite Province, Laguna Province, ano, mga kababayan. Yan po muna, at sana po'y dalangin ko ang inyong kalagayan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Stay safe, stay home. Kung wala naman po kayong gaanong importanteng lalakarin. At tayo po ay meron pa rin suliraning kinakaharap, ang pandemya na ating pong sinasalunga, nilalabanan. Ang pandemya hindi natin nakikita. Kaya po, sana ingat po palagi at lagi na ay manalangin tayo sa Diyos. Yan po muna, mga kababayan. At I always say, to God be the glory forever.